Ika-isa ng Enero, Miyerkules, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadaling pumunta ang mga pastol sa Bethlehem at natagpuan nila si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita rito, pinatotohanan nila ang pahayag na binigkas sa kanila tungkol sa batang ito. Namangha rin ang mga nakarinig sa mga sinasabi ng pastol sa kanila. Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Umuwi ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil nakita nila ang lahat ng kanilang narinig ayon sa ipinasabi sa kanila. Pagsapit ng ikawalong araw, kailangan ng tuliin ang bata. Noon siya pinangalan ng Jesus ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pag-alala, ang katapatan ng puso. Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Ang kakayahang tanggapin at yakapin ang kalooban ng Diyos ang isa sa mga natatanging katangian ni Maria. Noong nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Maria at hindi pa malinaw ang kalooban ng Diyos, buong puso niyang ibinigay ang kanyang matamis na oo sa Panginoon nang sabihin sa kanyang magiging ina siya ni Jesus. Malalim ang pananampalataya ni Maria sapagkat hindi siya nag-atubiling sumang-ayon sa kalooban ng Diyos at dahil hindi nakalimot ang kanyang puso. Pinagnilay-nilay ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng nagaganap sa kanyang buhay at naaalala niya ang katapatan ng Diyos. At dahil tapat ang Diyos, walang dahilan si Maria para tanggihan ang kalooban nito. Ito ang susi sa katapatan, ang kakayahang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Magandang pagkakataon ang pagdiriwang ng bagong taon upang pagnilay-nilayan ang mga kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon at ingatan ito sa ating mga puso. Hindi nagagapi ng mga pagsubok ng buhay ang nakaaalala sa katapatan ng Diyos. Magpasalamat tayo sa katapatan ng Diyos at huwag nating kalimutan ang mga ito. At tulad ni Maria, magiging handa tayong tumugon ng oo sa kalooban ng Diyos. Sa unang araw ng taon, ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan. Mararanasan ang tunay na kapayapaan kung may kapanatagan ng puso at isipan. Panatag ang puso at isipan ni Maria dahil lubos ang kanyang pananalig sa Diyos. Hilingin natin kay Maria na tulungan tayong tumibay sa pananalig upang makamtan natin ang tunay na kapanatagan at maging daan tayo ng kapayapaan sa ating mga pamilya, ating komunidad at sa ating bayan. Alalahanin at ipagpasalamat ang mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Nawa maging bukas ka upang tuparin ang kalooban ng Panginoon.